Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang action drama mystery thriller movie na may pamagat na Dangerous Waters 2023. Nagsimula ang istorya sa isang babaeng nagngangalang Rose na tumatakbo sa isang madilim na isla. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyayari pero kapansin-pansin na may kung sinong pilit na umahabol sa kanya. Matapos nito, makikita natin si Rose ilang araw bago ang naunang eksena sa gubat kasama ang kanyang masiyahin na nanay na nagngangalang Alma. Mapag-aalaman na mayroon silang plano ngayong araw na magkaroon ng bakasyon sa yate ng bagong boyfriend ng kanyang nanay na nagngangalang Eric. Gamit ang kanilang lumang kotse ay tinungo na nila ang daungan kung nasaan ito. Nang naghahanda na sila ng mga gamit para sa ilang araw nilang boat trip ay napansin niya ang ilang mga kalalakihang ito na pinapanood ang kanyang nanay na tila may kakaibang pinag-uusapan. Makalipas ang ilang minutong preparasyon, silang tatlo ay sumakay na ng yate at dito na nagsimula ang pagre-relax nila habang binabaybay ang maganda at mapayapang tanawin ng karagatan. Bagaman hindi komportable si Rose sa nobyo ng kanyang nanay ay pilit na lang siyang nakisama dahil isang dekada na rin naman ang lumipas matapos lumisan sa mundo ang kanyang ama. Sa ilang sandali, sa hindi inaasahan habang kumukuha ng litrato si Alma gamit ang cellphone ay tinamaan ito ng layag na naghulog kaagad sa kanya sa tubig. Mabilisan itong hinagisan ni Eric ng salbabida kasabay ng paghila pabalik ng bangka habang si Rose naman ay inutusan na kumuha agad ng blanket. Kagad na napaisip at nagduda si Rose nang matuklasan niya ang isang sekretong compartment sa upuan na punong-puno ng mga armas. Gayunpaman ay bumalik agad siya pabalik sa kanyang nanay para ibigay ang blanket. Pagsapit ng gabi ay dito na tuluyang naging bangungot ang masayang ilang araw sanang bakasyon sa dagat nang sa hindi mawaring pagkakataon ay may sumugod na grupo ng kalalakihan sakay ng isa pang bangka at sinalpok nito ang yate nila. Malalaman na lang na ang mga ito ay ang mga kaninang individual na nakatambay sa daungan kanina. Hindi pa malinaw kay Rose kung ano talaga ang totoong pakay nila sa pag-atake sa mismo panggitna ng dagat pero narinig na lang niya na tinatanong ng mga ito kung nasaan na ang vault kaya naisip niya na may malaking halaga ng pera o bagay ang nasa bangka ngayon ni Eric. Bagaman natatakot ay hindi niya matiis ang kanyang nanay kaya agad niyang kinuha ang isa sa mga armas sa upuan. Subalit natigilan na lang siya nang tinapos ng mga ito si Eric kasabay ng pabulong na pagsabi ni Alma na magtago siya at huwag magpapakita sa mga ito. Kahit gusto niyang tulungan ang nanay niya ay wala siyang nagawa dahil pinangunahan na siya ng matinding takot. Habang nagkukulong sa cabin ay narinig niya na hinahalugbog ng mga ito ang buong bangka, sa kabutihang palad ng papasok na ang isa ay nahanap na nila ang kanilang pakay kaya daglian na rin silang umalis. Nang lumabas siya upang alamin ang kalagayan ng kanyang nanay ay nadiskubre niya na sinilaban pala ng grupo ang buong bangka bago sila umalis. Dahil sa pagkataranta ay pansamantala niyang nakalimutan ang nanay niya at mabilisan niyang sinubukan na apulahin ang apoy na nagsisimula ng kumalat sa buong yate. Tumagal rin ng ilang minuto ang ginawa niyang pagpigil sa mga nasusunog na bahagi kung saan makailang beses siyang nagpabalik-balik upang kumuha ng panibagong fire extinguisher hanggang sa matagumpay niyang napigilan ang apoy. Ngunit sa ilang sandali ay natigilan at napaiyak na lang siya nang madatnan ang sinapit ng kanyang nanay. Ni hindi pumasok sa isip niya na ang kaninang masayang pag-e-enjoy nila sa karagatan ay yun na pala ang mga huling masasayang sandali na makakasama niya ito. Sa paglipas ng buong magdamag, mag-isa at hindi alam ni Rose ang mga sunod niyang gagawin para makaalis sa gitna ng dagat dahil nasira nang nangyaring sunog ang buong makina ng yate. Maging ang laptop at mga radyo ay hindi na rin niya magamit, hindi niya napigilan na mapaiyak na lang muli sa harap ng kanyang nanay. Ipinangako nito sa kanyang sarili na kapag nagawa niyang makaalis dito ay gagawin niya ang lahat para mahanap at pagbayarin ang grupo na umatake sa kanila kagabi. Sa ilang sandali, nakarinig si Rose ng ingay sa gilid ng bangka. Nang pinuntahan niya ito para tignan ay nasurpresa siya nang malaman na ito si Eric at humihingi ng tulong. Binatak niya ito pabalik sa yate at dito ay nalaman niya na maswerteng nadaplisan lang siya kagabi nang tinangka siyang tapusin. Tinanong rin agad ni Rose kung sino ang mga lalaking sumugod kagabi pero sinabi ni Eric na wala siyang ideya.
Agad rin na nagutos ito kay Rose na gumawa ng layag dahil makikita na inaagos na ng malakas na current ang bangka nila patungo sa delikadong bahagi ng karagatan. Noong una ay sobrang nahirapan si Rose pero dahil nakasalalay dito ang magiging kapalaran nila ay nagtiyaga siya hanggang sa matagumpay na niyang na maniobra ang sasakyan. Sa paglipas ng ilan pang mga araw, unti-unti nang nauubos ang pagkain na meron sila kaya nang sumakto na may naaninag silang isla ay nagagalak agad na itinutok ni Rose ang direksyon ng bangka patungo roon. Nang malapit na sila ay gumamit na sila ng lifeboat dahil maaaring masira sa mga bato ang bangka. Subalit sa hindi inaasahan ay nabali ang gamit niyang sagwan at nang tinangka niyang kuhanin ito ay dito na siya unti-unting nilalamon ng tubig dahil sa lakas ng pressure at sumakto na ayaw pang bumukas ng kanyang vest. Siniwerte na lamang siyang makaligtas nang nagising muli si Eric at tinulungan siya hanggang sa makarating na sila sa pangpang ng isla. Matapos isagawa ang CPR ay nagkamalay na siyang muli, dito na rin nila napag-isipan na magpalipas ng gabi habang naghihintay ng rescue. Hindi nagtagal habang nagkikwentuhan ay biglang nag-iba ang kilos ni Eric at sinabi nito na nagmana siya ng kagandahan sa kanyang nanay. Dito na siya biglang dinamba nito sa buhang inan at mapagtatanto na lang ni Rose na hindi nga talaga mapagtitiwalaan ang taong ito. Matapos makapigles ay kinuha niya ang armas pero nalaman na lang niya na nakay Eric ang mga bala na lumalabas lang na noong una pa lang ay may planong gawin na ito sa kanya. Nang mapabagsak niya ito, tumakbo siya ng mabilis patungo sa gitna ng gubat. Pikit mata niyang sinuyod ang madilim at masukal na bahagi ng isla makaiwas lang kay Eric na makikita na lang din na pinapaulanan siya ng mga putok. Hindi siya makapaniwala na nagustuhan ito ng kanyang nanay kung saan sa puntong ito ay naisip niya na kasangkot din ito sa mga lalaking sumugod noong isang gabi at setup lang ang lahat. Inabot na sila ng umaga pero hanggang ngayon ay pursigido pa rin siyang hinahabol ng baliw na ito na kahit saan siya magpunta ay gusto talaga siya nitong makuha. Kahit subukan pa niyang bilisin ang takbo para lumangoy pabalik sa bangka ay hindi niya magawa. Sa kasamaang palad ay nagawa siyang matamaan nito sa binti na mas lalong nagpatindi ng sitwasyon. Nang puntong wala na talaga siyang maisip pang paraan para matakasin ito ay tila pumabor sa kanya ang pagkakataon dahil mabilis na kinarma si Eric at dumulas ito sa kanyang kinakapitan. Lumapit si Rose para bawiin sana ang transmitter ng yate pero nalaman na lang niya na hindi pa pala ito tuluyang natuluyan at kahit halos hindi na ito makagalaw ng maayos ay sumusubok pa rin itong umatake. Habang nag-uorimentado ito ay narinig ni Rose na ipapangpalit kalakal siya nito sa kanilang kapitan na makukumpirma na anumang oras ay pwedeng dumating ang mga kasama nito para kuhanin siya. Dahil rito ay mabilis siyang bumalik sa yate at lumayo agad sa isla, sa puntong ito ay hindi na niya talaga malaman ang gagawin dahil hindi niya alam kung tamang ruta pa ba ang binabagtas niya. Hindi pa dito natapos ang kanyang mga problema. Dahil nang gabing iyon ay unti-unti nang lumulubog ang yate at pinapasok na ito ng tubig dagat, wala siyang napagpilian kung hindi tipunin ang natitirang supplies at napagdesisyonan niyang lumipat sa maliit na lifeboat. Tinangka niya rin na ilipat ang nanay niya pero hindi niya sinasadyang maihulog ito sa dagat matapos nitong dumulas sa mga kamay niya. Wala siyang magawa kung hindi mapaiyak na lamang, ngayon ay tuluyan na siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Gutom na siya at walang ideya kung paano makakaalis sa maladisyerto na karagatan. Nakakita man siya ng barko ngunit bigo siya na makahingi ng tulong dito dahil marahil hindi siya naririnig at nakikita ng mga ito. Sa sumunod na gabi, habang nanghihina na siya dahil ilang araw na siyang walang kain ay maswerte na may dumating na isang bangka at tinulungan siya ng mga ito. Pinakain at binigyan siya agad ng mga crew ng sariling kwarto at magagamit na damit. Hindi nagtagal ay napansin niya agad na tila ba may nangyayaring mali sa barkong ito. Sa ilang sandali, mayroong lumitaw na isang babaeng tila wala sa tamang wisyo at binatak ito pabalik ng isang lalaki. Natandaan niya na ito rin ang isa sa mga walang awang sumugod sa kanila at tumapos sa nanay niya na lumalabas lang na ang barko kung nasaan siya ngayon ay hideout ng grupo. Mula sa kanyang mga nalaman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad siyang gumawa ng hakbang para maipaghiganti ang kanyang pinakamamahal na nanay. Tinapos niya agad ng walang pakundangan ang kapitan ng barko matapos niya itong malinlang na gusto niyang magpatikim. Kaagad naman na natunugan ng ibang miyembro ang ginagawa niya kaya dagli siyang umalis hanggang sa matagpuan niya ang stockroom na punong-puno ng armas.
Dito na nauwi sa matinding sagupaan ng tagpo, buong tapang siyang nakipagpalitan ng putok sa mga ito at bigay todo na hinarap ang lahat ng mga miyembro na kanyang nakikita. Sa ilang saglit ay natagpuan niya rin ang isang kwarto na punong-puno ng mga magagandang dilag na malalaman na lang niya na binihag sa iba't ibang panig ng bansa upang ibenta at pagkapirahan. Matapos tapusin ang isang miyembrong ito na nagawa siyang mag-corner ay ipinangako niya na sa gabing ito ay makakauwi na silang lahat. Nagpatuloy siya sa pagtugis sa kanila, hindi niya inurungan ang mga ito at nakipagsabayan pa siya sa mano-manong bakbakan. Bagamat hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakabawi ng lakas mula sa ilang araw niyang pinagdaanan ay hindi makikitaan si Rose ng panghihina bagkus ay determinado pa nitong ipinaparamdam na dapat magsisi sila sa ginawa nila sa kanyang nanay. Labis na labis ang kanyang galit kung saan kahit pamahirapan siya sa pakikipagtunggali ay ito ang pinanghugutan niya ng lakas para makapagpatuloy na makalaban at makasabay sa mga ito. Hindi nagtagal makalipas ang ilang minuto nang sinimulan niyang makipaggera sa lahat ng miyembro ng grupo ay tila dumating na sa puntong naubos na niya silang lahat. Subalit sa hindi inaasahan, nang tatawag na sana siya ng tulong gamit ang radyo sa engine room ay matutuklasan na lamang na nandirito na rin pala sa barko si Eric at nagpapagaling lang pala ito. Napigilan agad nito ang pagtangka niyang paggamit ng armas kasunod ng direktang pag-atake sa kanya na agad na nagpabagsak sa kanya. Tuwang-tuwa pa ito na nagkita silang muli at sinabi na kung sinunod lang niya ang kanyang alok ay wala sana siya sa ganitong sitwasyon. Lumalabas lang na hindi pala totoong negosyante si Eric at malaking pagkakamali na umibig dito ang nanay niya. Tila nagpapasalamat rin ito dahil siya na mismo ang gumanti sa ilan niyang kasamahan na umatake sa kanila ng gabing iyon. Nang sa puntong inaakala ni Eric na wala na talagang kalaban-laban si Rose sa kanya dahil nakikita na lang niya itong hindi na makatayo pa ay biglang napangiti si Rose at sinabing natuto na siyang maging tuso katulad niya kasabay ng pagbuga ng malakas na pressure na may mainit na hangin sa tapat ng makina. Ito pala ang dahilan kung bakit gumagapang lang siya kanina pa at ngayon ay nagagalak na sinamantala ni Rose ang pagkakataon para tapusin na rin siya. Sa puntong ito ay opisyal nang masasabi na naubos na talaga ni Rose ang lahat ng miyembro ng sindikato na nasa barko. Lahat sila ay nakahinga na ng maluwag dahil ngayon ay tiyak ng ligtas at makakauwi na sila, pagkarating ng syudad, maging ang imbestigador ay namangha sa mga kwento at ginawa ni Rose para makaligtas, pinuri siya nito dahil sa hindi matatawaran niyang katatagan at kabayanihan na ipinakita. Sa pagtatapos ay ating matututunan na hindi lahat ng nakikita natin sa panlabas na anyo ay totoo. Matuto tayong kumilatis ng taong pagbibigyan natin ng malaking pagtitiwala. Special shoutout kay Sheila Dimaano, shoutout rin kay Ferlin Gapasinaw, kay Maria Del Daragosa, kay Ernesto Habana Jr., kay former OFW Let's Go, at sa huli kay Bogard Kainin, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.